Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa atin dito sa Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Sabay niyo po kami syempre napapanood sa 183 cable providers pa po dyan sa buong Republika ng Pilipinas. Hindi po kayo nalilito, hindi kayo nagkakamali, hindi po libreng family gal ang ating ihahain ngayong umaga. Hindi rin po mga top trending topics ng Wow Sikat ang ating pong pag-uusapan. Ako po si Liza Aquino, pansamantalang humahalili sa nag-iisang Doc Louisa, ang inyo pong kaserbisyo sa kalusugan at sa public service. At ito po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Kumusta naman po ang Sabado ninyong lahat? Samahan niyo po ako sa isang oras po na talakayan dito po sa programang ito, Saturday morning. Eh syempre po maganda po kapag weekend na tayo po ay well rested, na tayo po ay nakakumpleto ng tulog mula Friday going to Saturday. Meron nga ba o meron yung mga nag-enjoy po dyan ng Friday night? Eh ngayon mas ano tayo, di ba? Mas well rested, rejuvenated, mas makikinig po tayo, no? Sa katawan natin, ano ba ang kailangan ng atin pong katawan? Ano po ba ang mga na-realize po ninyo na ginawa niyong pang-aabuso sa inyong sarili noong work week? At paano niyo sisiguraduhin na makakabawi tayo over the weekend? Lagi ko pong ginagawa yun sa sarili ko. Every Saturday morning, iniisip ko, okay, ano po ba yung mga pwede kong gawin to improve? Kasi lahat po tayo hindi bumabata. Lahat po tayo ito, maya-maya may mga nararamdaman na po tayo dito na hindi po natin alam, may kailangan po pagtuunan na ng pansin, kailangan na pong ilapit sa mga eksperto. At napakaganda ng topic na ating pong pag-uusapan ngayon kasi kahalagahan po ng cholesterol control, kahalagahan ng healthy lifestyle, kompletong tulog, ano-ano nga po ba ang pwede po nating makuwang sakit sa kakulangan ng tulog. Ang tulog po, napansin ko sa mga bata, no, ayaw nilang natutulog, ayaw nila ang siesta, ayaw nila ang... Ako, shoutout ko na rin ang anak ko kung nakikinig ka, Azilea. Ako si Azzy, ayaw niya talagang natutulog agad. Alam naman natin, pag bata, medyo unlimited ang energy nila. So parang mas gusto nila na they feel na parang they can sleep late and wake up early and not feel sluggish and not feel na parang pagod na pagod sila. Pero hindi po natin alam, may konti po yan, no, na sundot sa ating katawan. May konti po yan na parang epekto sa kung paano po nag-ooperate ang ating utak, sa kung paano tayo magpe-perform for the day. Ako talaga ang nagsabi nito, eh, no? Ang babaeng hindi nagvavahinga. Ako talaga ang tinapat nyo sa ganitong klase ng topic. Naku, eh, kung kayo po nakaka-relate dito po sa ating topic for today, sino po ang doble, triple kayo din po dyan para sa pamilya na naapektuhan na rin po oras na inyong tulog, inyong pahinga, eh mag-message po kayo sa amin na meron po tayong napakagaling na guest na makakapanayan po natin dito sa programa maya-maya. So, aming pong numero, 0919-278-3000, ha, sa ating pong mga viewers at listeners, makaservisyo po natin dyan na may katanungan. Ito po ay... Siyempre, pwede po nating ikasa dito sa ating pong guest ngayon. Eh, mabilis lang din, i-check ko rin ang ating live streaming. Baka meron mga una nang nagpaparamdam po dyan. At ako, ito po, meron na tayong mga messages. Ang bilis! Si Vina Hermohinyo, sabi niya, hi Miss Liza, akala ko hello attorney na. Naku, hindi. Ito po ay payong medical naman ang ating pong mga pag-uusapan ngayon. Eh, kayo po ba, yung mga kaedaran ko, mga 30-something-something po dyan, eh, meron na rin ba kayong katulad ko, eh, nararamdaman po sa katawan? Yung minsan, eh, mga migraine na kahit anong inom nyo ng gamot, eh, hindi po tumatalab itong mga gamot na ito. Ito po ba ay dahil kulang ka sa tulog? Ito po ba ay dahil dehydrated ka, gutom ka? Ano ba mga sanhi? Naku, ang gandang tanongin ito mamaya dito sa ating doktor na makakapanayam. At saka madagdag ko lang din, no, bago tayo mag-commercial break. Kami po kamakailan ay nagkaroon kami nitong tinatawag nating annual physical examination. So sa mga hindi naman po natin na, hindi ko nakikita in person, no, ako po ay medyo petite, ako po ay medyo maliit na babae na ang weight ko is nasa 45 kilos lang, no? Pero magulat kayo, nung lumabas itong aking resulta ng aking annual physical exam, mataas po pala ang aking cholesterol level. Hindi naman siya super mataas, pero meron sabihin na nating 1 to 2 points na mas mataas siya
kung babangga mo siya sa normal range o normal reference natin. So parang nagulat ako, sabi ko talaga sa edad na 32 na nag-exercise na normal health or normal weight, mataas ang aking pong cholesterol level. So ang ganda na pag-uusapan po natin doon, hindi po pala ibig sabihin na pag nakikita niyo yung tao na payat siya o nakikita niyo yung tao na medyo malaman, automatic, alam na natin kung anong posibleng epekto nito sa cholesterol. So, ang ganda pong himayin yan maya-maya. Kaya may mga nakakasana po tayo sa via Zoom na ating pong pwedeng ikasa itong mga tanong na ito. Si Jim C. Sinclair, nasa live stream na rin natin. Si Mateo Abad, sabi niya, nanonood po ko habang naglalaba. At sinasamantala na nila itong sikat ng araw na ko. Alamin ko na rin, gusto ko malaman kumusta ba ang sitwasyon sa inyong lugar. Bilang bawal magkasakit para hindi sobrang magastos. Kapag umuulan, huwag po tayo magpapabasa. Ano? So mamaya po bilang pahapyaw lang, bago po tayo mag-commercial break, ang ating po ikakasang guest mamaya ay miyembro po o chair mismo ng Council of Echocardiography sa Philippine Heart Association, din member po siya. At advocacy committee rin po ng Philippine Heart Association. So ang ito po meron siyang KKK magbigay po sa atin ng mga tips na dapat po nating baunin at gamitin pang araw-araw. So, huwag kayong bibitiw guys, magbibigay lang ako ng daan sa ilang mga paalala at sa aming pong pagbabalik, ating pa pong pag-uusapan itong magandang topic natin for today, cholesterol at puso natin. Paano ba natin iingatan ng ating puso? Alamin po natin yan maya-maya dito po sa Iwas Sakit, Iwas Gastos. Si Dr. Luisa, ang ating kaagapay sa kalusugan. Balik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos dito po sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ako pa rin po si Liza Aquino, pansamantalang humahalili kay Doc Luisang. Napakaganda at napakagaling po nating doktor, resident doctor natin dito sa Teleradyo Servisyo. Ako po muna inyong makakasama kayo at sabay-sabay po tayong matututo dito po sa programang itong napakaganda tuwing weekend talaga. Pero syempre, bago po natin ikasang ating guest for today, alamin po muna natin ang ilang balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Una nga po mga kaserbisyo ay nadiskubre sa isang pag-aaral na ang pagbawi ng tulog sa weekend, o diba nabanggit ko lang to kanina, ay nakababawas po ng chance ang magkaroon tayong lahat ng heart disease. So sabi po nila is na babawasan ng 20% ang risk po natin na magkaroon po tayo ng heart disease kapag po tayo nakakabawi-bawi pag may time pagdating po dito sa pagtulog over the weekend. O hindi naman technically over the weekend kasi may iba ang day off . So in general siguro, tuwing day off po natin, dapat po tayo ay nakakabawi ng pahinga. At may si Papa P. dyan na may nagva-violent reaction dito sa mga sinasabi ko. Pero ito nga po, ipapaalala lang po natin na kahit po hindi natin na day off, mainam pa rin po dapat na unahin po natin o i-prioritize po natin ang pagtulog sa araw-araw po ito. Dami yung reaction sa akin. So syempre posibleng makasama din po kasi sa mental and physical health po ng isang individual ang hindi po kumpletong pagtulog sa araw-araw. And ayon nga po sa isang eksperto mga kaserbisyo, bagamat malaki ang natuklasan ng researcher ng State Key Laboratory of Infectious Disease dito sa China, aminado naman po sila na kinakailangan pa rin po natin ang marami pa pong pag-aaral, pagsusuri sa pagdating po sa pagtulog. No? Hindi ko alam kung kayo po ay very familiar, aware na meron tayong mga sleep doctors that could actually help you regulate your sleep patterns. So sabi nila, hindi ko na makilangan yan, kaya naman natin yan sa bahay. Pero there are other people, katulad ko po, na minsan kailangan natin ng tamang pattern para po maayos natin ang schedule, ang sleep schedule po natin. Kasi sabi nga po nila, ang kakulangan sa tulog o yung sleep deprivation ay makakaapekto po sa natural circadian, natural circadian rhythm ng ating pong katawan na magdudulot naman ng pagkakaiba sa produksyon po ng hormones po natin. So sabi lang, pagkulang sa tulog, mas nakikrave ka sa oily food, sa unhealthy food. Sabi po nila yon. Kaya kung gusto nyong pumayat, kung gusto nyong mas maging healthy ang weight ninyo, sleep is one of the vital o pinakamahalagang factors na dapat nyong pagtuunan
ng pansit kasi bukod pa nga daw po doon ay pwede rin magkaroon pa ng insulin resistance at iba pang cardiovascular risk. Ito po tayo mga kaserbisyo pag po hindi po natin binigyan pansin ang ating pong sleeping patterns, ang ating pong lifestyle. Alright, sa oras po na 9:19 ng umaga, makakapanayam na po natin ngayon via Zoom ang ating pong guest for today, ang chair nga po ulit ng Council of Echocardiography sa Philippine Heart Association at member po siya ng Board of Directors ng Philippine Lipid and Atherosclerosis Society at past president po ng Philippine Society of Echocardiography. Nag-isa po si Dr. Myla Gloria Supe. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Salamat po sa inyong oras. Good morning. Good morning po, Doc Myla. Thank you so much po dito po sa pagbibigay ninyo ng oras po sa amin ngayon on a Saturday morning. At kanina nga po, nabanggit ko nga po itong napakagandang topic natin. Lahat makaka-relate ang pag-re-regulate po ng tamang cholesterol level and to encourage yung healthy heart and heart health po natin. Pero Doc Myla, unahin lang po muna natin dito. Ano po ba ang cholesterol, Doc Myla? At bakit po ito dapat aware ang mga tao kung ano ang cholesterol? Actually, yung cholesterol, siya yung bad fat, no? May good at may bad fat. Kailangan natin siya sa mga sa pangangatawan natin, pero mas kilala siya sa mga pangit na ibinibigay sa katawan natin, katulad ng pagbabara ng mga ugat, no? Mm-hmm. So, narinig mo kanina yung atherosclerosis, so siya yung pinaka-main ingredient kung bakit nagbabara yung mga ugat sa puso. Oh, okay po. Ito pong sinasabi niyo po na bad cholesterol po. Ito po bang ganitong klase ng, I don't know how you say it, something sa loob ng katawan po natin, ay kailan po ito usually napoproduce? Ang mga bata po ba, as early as yung mga toddlers, ay pwede magkaroon ng bad cholesterol level, Doc? Parang ang, kasi yung cholesterol, natural yan sa body natin eh. Meron yan. Okay, meron at existing. Oo, existing. Ang problema, we kind of associate yung cholesterol sa pagbabara ng ugat. But that's actually atherosclerosis, so yung atheroma. Okay. No? So, lahat tayo may cholesterol. Kailangan kasi natin yung cholesterol para gumawa ng hormones, no? Mm-hmm. Gumawa ng enzymes. So nandiyan yan sa katawan natin. Pero yung hindi maganda yung alam ng mga layperson, so yung mga tao is that yung cholesterol, siya yung pinaka main ingredient ng atheroma na nagko-cause ng pagbabara ng mga ugat. Okay. Yun yung gusto nating iwasan. Okay. Yung mga bata, no? Pwede talagang tumaas yung cholesterol, kasi yung cholesterol, yung bad cholesterol, hindi lang yan sa pagkain. Ang karamihan, akala eh, yung pagkain, kung masiba ka lang, ano na, no? Kaya nga, di ba, sinabi mo kanina, pagpayat, yung karamihan ang iniisip, healthy ka, wala kang hindi dapat mataas yung cholesterol mo. Mm-mm. Pero marami po yung payat, pero ang taas-taas ng cholesterol. Ganon din yung mga bata. Kasi may genetic, no? Okay. May tinatawag tayong hereditary na mataas yung cholesterol. Pero yung pangkaraniwan, dahil nga naman talaga sa lifestyle. Kaya nga po natin pinupush yung lifestyle intervention, yung mga changes, kasi gusto nating magbago, kasi yun, kaya ng lahat, di ba? Yun yung kayang gawin. Bihira po, actually, hindi po bihira. Marami po sa Pilipinas, yung bata pa, maliit pa, ay mataas na yung cholesterol. Yung mga ganito pong kaso, dali pong mamatay sa sakit sa puso. Opo. Kaya hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Okay. Pero yung karamihan sa atin, yung karamihan ng Pilipino, talaga pong dahil po sa lifestyle, kaya po nagkakaproblema. Okay po. Iisahin ko lang po ang aking mga questions, Doc Myla. Gusto ko lang po malaman, kapag po tayo ay mataas ang cholesterol, ano po ba ang mga epekto nito sa ating katawan? Okay. Pag mataas yung bad cholesterol natin, ang pinaka-common na nakikita natin, tumataas po yung posibilidad na magsustroke tayo o mag-heart attack. No? Kasi magbabara po yung lahat ng ugat natin sa katawan. So, lahat po nito, yung cholesterol po, isa lang po sa mga risk factor para sa magkaroon ng sakit sa puso. So, sasabayan po ito ng
high blood, ng diabetes, no? Ayun, maganda pong recipe yan para magkaroon po ng sakit sa puso. Ah, kuso dire-diretso pala yun. Kapag po, kumbaga, may hindi maganda ang cholesterol level mo, maraming sakit na pwede kang makuha o pwede kang... ang hirap pala nito, Doc Myla. Eh, gusto ko pong malaman, ano po ba yung mga dapat na iwasan? Ano po ang mga triggers nito para po sa mga nanonood na kikinig, maiwasan po nila? Go ahead, Doc. So like I've said, no, yung isa po sa mga medyo common, no, would be yung pagkain po ng matatapang pagkain. So tapos yun, pero may dalawa pong sources of cholesterol, yung food, no, o yung tinatawag natin na dumadaan sa enteric route, no, and then meron po tayong yung ginagawa ng katawan natin mismo. Okay, yung pagkain po, 15% lang po yung kanyang ina-add, no, sa ating pad na cholesterol. Most of the time, it's inherent na sa katawan natin. Kaya siya sakit eh. Okay. Hindi po ito kasibaan lamang, no? Mm-hmm. So, kaya ka makakakita ka na kahit payat po yung isang tao, pasyente, isang cholesterol. Kasi po siya mismo po yung gumagawa ng masamang cholesterol. Kaya siya sakit. No? Okay. So, ang karamihan, yung talagang una naming step gagawin is, siyempre, mag-exercise, mag-diet, iwasan po yung matatabang pagkain, no? Eh, yung pagkain nating Pilipino, halos lahat ata mataas sa ano eh, no? Kung hindi mataas sa oils, mataas po siya sa salt, no? So these are actually very bad things. Lagi natin pong inuuna, ayusin natin muna yung pagkain natin, no? Tsaka mag-exercise para ma-burn natin at maayos. And po mga pasyente na masyado na pong mataas yung risk na magkakaroon po ng sakit sa puso, yung mga sinasabi namin na high risk, yung pwede pong mamatay, no? May 15% siya sa mamatay in 10 years, yun po sila po, binibigyan na po namin ng gamot. Kasi hindi lang po yung cholesterol yung ginagamot natin, kundi yung posibilidad po na mamamatay siya sa sakit sa puso. So, yun po yung iniwasan natin. Opo. Ang ganda po na nabanggit niyo yung certain age, no, na kailangan po naggagamot na po tayo to prevent it. Pero po, sa anong tamang edad ka po dapat na sinasama niyo na sa annual physical exam niyo, yung chinecheck niyo yung cholesterol level niyo, Doc? Okay, ito yun ha. Yung may mga ano tayo na parang guidelines or suggestions na pag you reach a certain age, dapat kasama na yon. Yes, oo. Pero walang masyadong malalakas sa pagsusuri doon. And syempre, okay, kailangan natin na magtipid din naman. No? Hindi naman pwede lahat i-screen natin. Mm-mm. So, yung mga unang-una pong guidelines dito sa industriya namin, no? Is that 35 or 40 years old, dapat ano na po, magpa-isama na. However, may ano yan eh, may caveat yan eh. Mm-hmm. Pag yung iyong family history, no, marami po sa inyong kanunununuan and maaga pong namatay dahil sa sakit sa puso, no, na kailangan pong isuriin to kahit bata pa. So may mga pasyente tayo na masyadong mataas po yung family history nila, masyadong pangit po, maaga pong namamatay. Kahit po bata, kahit teenager, no, even actually children, pwede po screen, no, for familial dyslipidemia. Okay po. Pero Doc, ano po yung mga early signs nito na dapat po nating bantayan, kumbaga? Again, wala sa mukha, ha? So, pwedeng payat ka. Ang hirap, Doc. Ako, gulat pero, ako sa sarili ko. Ha, hindi to. Okay naman ako. I feel good. Pero normal din ang blood pressure ko kapag po lagi chinecheck, Doc. Pero bigla ang taas pala na cholesterol level ko. Ano pong early signs, Doc? Hindi siya early signs, eh. Kasi, pero makikita mo, paminsan sa skin, meron po mga tinatawag na may mga fat deposits usually around the eyes, no? But that's usually just the skin. Okay. Kung familial dyslipidemia, ibig sabihin ito yung mga minana. Yun, most of the time, meron po kayong makikitang senyales physically, no? Mm-hmm. So, one of the common things, sinasabi nila yung sa mata, yung, di ba, pag medyo may edad na tayo, parang pumuputi yung ating itim ng mata natin, parang malapit na katarata. Opo, tama. May bata
na meron pong puti sa mata, no? So, yun po paminsan pag nakikita namin, alam na namin, pag in-examine namin, ako, itong pasyente ito, mataas yung cholesterol. Sa mga mapuputi na mga lahi, usually po magkakaroon po yan dito ng mga signs po sa elbows, no? At saka sa ankles natin, may mga ganun po. But these are only for familial dyslipidemia. Okay. Hindi po ito sa karaniwan na high cholesterol, kasi sasabihin, wala naman akong ganun eh. Hindi ka po familial, hindi po ito sa lahi. So, wala pong ibang paraan kundi susuriin natin yung dugo. Okay. Tapos siya sinasama siya sa regular physical examination eh. Sa regular check, sinasama natin yung cholesterol. And by the way, hindi po enough na cholesterol lang yung hahanapin nyo. Kasi yung usual po, pag sinabi yung cholesterol sa laboratory, ang titingnan nila yung total lang, no? Total cholesterol. So, yun yung sum of the good and the bad cholesterol. Ang gusto natin makuha yung lipid profile. Yung lipid profile po, tinitingnan niya yung mabait na cholesterol o yung HDL at saka yung bad cholesterol na yung LDL, no? So yun yung medyo may association po sa heart attack and stroke, no? So gusto natin yung LDL natin mas mababa, no? Pababaan po ng LDL cholesterol. So kung lalo na po kung meron po kayong risk factor, mataas po yung posibilidad na magka-heart attack and stroke kayo, may mga risk calculator po tayo. Yun nga lang po, hindi po kasama yung Pilipino doon, ginagawa pa lang po, no, ng Philippine Lipid Society yung risk calculator na pang Pilipino. Ngayon po, gawa natin, binibilang natin yung risk factors, no? So, kung lalaki ka, no? Naninigarilyo ka, may high blood ka, no? Yun yung mga risk factors po na binibilang natin. Pag more than 2 po yung risk factors nyo, malamang po, kinakailangan po natin tingnan yung cholesterol nyo para malaman po natin kung ano po yung posibilidad, no? Magkakaroon ka ng sakit sa puso. Okay, ang ganda nito na... Opo, sorry Doc. Ang galing lang po na nabanggit niyo yung mga ganun, ng mga risk factors. Kasi po, ito po, nagbabasa ako ngayon. Sakit sa puso pa rin po pala talaga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Hindi po biro. Hindi buong biro, mundo. Buong mundo, hindi po biro buong makita yung data na ito. 85% ay dahil po sa heart attack at stroke. Nabanggit niyo po yung... lalaki ka ba? Naninigarilyo ka ba? So, yung gender ba, Doc? Does it have anything to do with, you know, itong risk mo? Yes. Kaya nga po, pag nag-about gender equality, nagsasabi, kailangan namin yun eh. No? So, even yung male sex po has a higher risk compared to females. Okay. Pero, pag nag-menopause po tayo, tatabla na po, even na po yung playing field natin. So, age din ay talagang nakaka-apekto. Yes, okay. Obviously po. The older you are, the higher risk po for events. Okay. Sabi kasi nila, naninigarilyo lang naman ako, baga lang dapat tinatamaan ito. So, apparently, cholesterol level, lahat niyan, sisirain yan. Opo. Yung smoking po is very inflammatory, no? So, na ginagalit niya yung buong katawan mo, yung ugat mo. So, hindi po baga lang. Very common reason bakit nagkakaroon po ng heart attack and stroke, yung paninigarilyo po. Okay. Sobra-sobrang inom din po ng alak, no? So, those are one of the things. You mentioned about sleep, no? Earlier. Yes. Baka po siya traditional, pero marami na pong tumitingin po sa posibilidad na yung kulang po ng pagtulog, no? Can actually cause a lot of inflammatory sa body natin, and that can actually affect and cause more maagang pagka-heart attack at at stroke, no? Kaya magtataka kayo, bakit and stroke, no? Pero kasi lahat po nito, small things together, no, can actually cause facing the risk. Oo, tumitingin nga sa akin yung mga kasamaan ko po dito kasi ako po, Doc, ay nagtatrabaho night shift actually sa field as a reporter. So, meron po bang certain na parang effect yan in the long term? Hindi naman po siguro na parang if 1 month kang puyat, automatic na parang pwede nang ikasira yung katawan mo, parang mas more of long term yung ganyan, sleep deprivation. Ang kagandahan po, hindi pa tapos yung pagsusuri niyan, pero marami po yung magiging interesado sa pwede mangyari, no? Kaya may sleep doctors po tayo, no? Kasi nagiging magandang ano po yun usapin eh, no? Na baka yung kulang ng pagtulog for a long, long time, no? Chronic na lack of sleep may actually affect your health, no? In a negative way. Opo. Yung iba naman po katulad, eto po ay based from personal experience po ito sa mga kasamaan ko, mga pinsan kong payat, Doc. Sabi nila,
Hey, payat naman ako. So, pag may lechon, eh, kakainin nila buo ang lechon. Or kapag may fast food, lakas sila on a daily basis sa fast food, sa soft drinks. Gano'n po ba kalaking effect yung mga artificial foods, yung fast food, soft drinks, dito po sa issue ng heart disease, Doc? Actually, cumulative yan eh. No? It's over a long period of time. Okay. So it's not, dito po sa health, ang importante po, balance. Hindi po pwede na keso, sabi natin, healthy living, bawal na bawal, hindi na talaga pwede kung tumikim ng lechon. Pwede pa rin. Occasional. Pero balance. Occasional. Yung point dyan, occasional at tikim, no? Hindi po siya lamon. Hindi lamon. Hindi lamon. So, pwede po. Pero yun nga po, no, all of these things together, hindi po, it's so easy para sabihin natin yes or no, no? Pero there's a lot of gray areas actually. So, pag sabay-sabayin mo to lahat ng mga risk factors na pinag-uusapan natin, yun, pwede pong magkaroon ng malaking epekto. So, hindi po yan nag-iisang bagay lang, no? Na ginawa mo once lang. It's actually how I wish ganun kadali, no? Pero, pag pinag-usapan po sakit sa puso, ito po ay mga maliliit na bagay. No, na akala natin will not harm us kasi nanigarilyo ako, wala naman nangyari, no? Yeah, but taon bago po niya, kahit po yung cholesterol, taon bago niya mararamdaman yung pangit, no, na epekto. Marami po dyan, example ko lang, hypertension, ha? Marami po sa mga pasyente ko, lakas pa ng loob, taas ang BP ko, pero wala naman ako nararamdaman eh. Kayang-kaya ko na. No? Lakas-lakas ko eh. Pagkatapos, hindi nila alam na yung magiging masamang bagay, epekto nito, we will earn and reap this actually about 10 years after. Oh, or 7 years after. Hindi yan ngayon. Hindi yan bukas. No? Okay. Taon. Opo. Pero ibig sabihin ba neto, Doc, kapag po tayo ay nagising na at namulat na sa katotohanan ng sitwasyon na ating katawan, eh, wala na po ba tayong magagawa pa doon? For example po, kapag po marami tayong magagawa. Ayun, I love it. Isa-isahin natin yan, Doc, para sa mga nanonood. Oo. So, number one talaga, no, is making sure that you have the proper diet. Okay? Medyo a little bit, ano yan sa atin, challenging sa ating mga Pilipino kasi yung ating diet inherent talagang maalat at mataba, no? Masarsa tayo eh, no? At hindi tayo masyadong mahilig sa gulay. So, lagi meron po tayong pinupush na pinggang Pinoy. Dapat po kalahati po ng plato natin actually green leafy vegetables, no? Okay. And dapat one-fourth lang yung carbohydrates, yung rice natin. And yung mga matatabang pagkain, yung mga protina, dapat mga one-fourth o isang pisngi lang, no, ng kamay natin. So, one thing is very important, we take care of our diet, no? And we do know that for most Filipinos, yung karamihan po talaga, hindi po kumakain ng tama eh, no? Ayaw sa gulay. Yes. Pangalawa po, kinakailangan mag-enerhisyo, no? You have to exercise. Kasi yung most of us actually in the Philippines are sedentary, hindi lagi lang po tayong nakaupo. So kinakailangan po at least mag-exercise mga 150 minutes. A week, ganun lang pong hinihingi natin. Ganun kadali, maglakad ka lang, no? Ng 10,000 steps a day. Malaking bagay po 'yun para po maiwasan yung sakit sa puso. Okay. Wala po dagdag na kagastusan, no? Hindi mo kailangan mag-gym, pero 'yun po yung exercise na kailangan namin, yung tumataas po yung tibok ng puso, no? Cardio. Iwasan. Yes, cardio. Ganun talaga. Opo. Iwasan pong paninigarilyo. So ito po yung ano, no? So most of the time sasabihin namin, pwede naman yan. Ito po sa sigarilyo po, zero. We have zero tolerance for cigarettes and vaping, no? Ayun, buti nabanggit mo, Doc, yung vaping. Kasabi lang, hindi naman ako kasi nagsisigarilyo. Nagbe-vape naman ako. Eh, ano ba yun? Pareho. Mas marami pong bagong studies nagsasabi na mas delikado ang vaping. Noon, akala namin, uy, maganda yan para tumigil sila paninigarilyo. And nakita po nila na mas pro-inflammatory yung vaping, no? So again, hindi yan baga. Ang pinag-iisipan natin, yung ugat, no? Yung mga ugat natin papuntang puso at saka papuntang utak yung naeapektuhan. So it can actually cause more damage, no? Nako. Sobra pong kain ng maalat, sobra pong inom, no? Kulang po ng tulog, iniisip po yon. So, yung mga bagay po pwede yung within hour, ano na,
pwede po tating gawin ng paraan. Get enough sleep. Hindi po masamang magtrabaho. Noted yan, Doc. Oo. Hindi kasi po, marami po na yung pumupunta sa amin, ano? Lalo na po mga shift workers. Oo, ay, Doc. Ising sa gabi, nagtatrabaho. Mm-mm. Ay, abab sa umaga, kung kailan na matutulog sila, nagtatrabaho pa rin, no? Naglilinis ang bahay. Oo. Nag-aalaga ng mga bata. Anak, oo. Nako, I feel you. Yun. Kinakailangan po kung panggabi po kayo, ay sa umaga po matulog kayo ng maayos. Noted yan with thanks, Doc. Eh kapag ganyan po, sinabi nyo, diba, dapat ganitong gawin mo, mag-exercise, kumain ng maayos. Kapag po patuloy-tuloy mo yung ginagawa, Doc, within the span of 1 month ba mararamdaman mo improvement mo? Hindi ganun kadali. Ah, kaya na po, okay. Mahirap po yung sakit sa puso. Kaya okay. Po siya traidor. Kasi mm-hmm. yung bad effects, hindi mo kaagad makikita eh. Bibiglain ka eh. Tatraidorin ka eh. Kasi akala mo okay ka lang kasi wala kang nararamdaman. Mm-mm. Ganun po yung good effects ng mga pagtigil ng sigarilyo, for example, no? Okay. Yung effects na yan, okay. Meron pong dramatic effect, no? Oo. Na hindi mo mararamdaman. Your risk goes down very dramatically after you quit smoking, for example. Okay. Pero, hindi po yan zero. Meron pa rin. Magkakaroon, may damage pa rin po yan dyan. Kaya hindi mo po masyadong mararamdaman. Kaya paminsan ang hirap magsabi, no, na sige, gawin mo to kasi makikita natin yung, hindi po ganun sa heart disease, eh, no? They're all very subtle. The bad effects and the good effects are actually very subtle. So medyo matagal-tagal po bago natin maramdaman, no? Pero promise, malaking bagay po yun. Mapapahaba mo yung buhay mo kaagad, no? If ayun. You just use these steps. Oo, hindi, ang ganda na binabanggit mo to, Doc, kasi ako po ay nanay at meron akong baby at para po sa akin, mahalaga po na mahaba ang buhay ko at mahabang pagkakataon makakasama ko siya. So, ang ganda po na as early as now, hindi porket po you're in your prime. Mga nakikinig po sa atin, hindi porket tayo nasa early 20s or nasa ano, hindi pwedeng you only live once, ano, na mindset na parang gagawin nyo na lahat ng hindi tama. Kumbaga, so, ulitin natin, you only live once. So, talagang, you have to make it count. Live a healthy lifestyle. Taga ako talaga. Kinausap ko sarili ko, Doc, talaga dito sa ating topic for today. Pero po, kung natanggap dito na katanungan, about, forgive me, Doc, kung maling pagkakabigkas ko dito. Hindi ako familiar. Pero sabi po niya, ano po ba ang dyslipidemia? Okay. Ano, tama so ba? This, tama ba, Doc? Yes, dyslipidemia. Okay. No? So, yung cholesterol is actually part of the lipid family, no? Mm-hmm. So, mm-hmm. triglycerides, may cholesterol, no? Mm-hmm. Pag masama o pangit, yun yung dyslipidemia, yun yung sakit. So, dyslipidemia yung sakit na mataas yung cholesterol. Kasi remember, pwedeng mataas yung cholesterol mo, pero good cholesterol yon, no? Okay. Unfortunately, hihira yan sa bansa natin. Mm-hmm. Mas marami po yung sa bansa natin, yung lipid makeup po natin, mababa po yung good cholesterol, mm-hmm. at mataas masyado yung bad cholesterol. Oh, okay. May sintomas, same din po ba ito ng sintomas na nabanggit nyo kapag po tayo? It's actually similar to cholesterol. Kumbaga, okay. yung for the lay people, we kinda shift natin yung gamit ng cholesterol tsaka lipid, no? Because they're almost the same. So, yes, most of the time, yung dyslipidemia po, most of the time, it's hypercholesterolemia din po. Oh, okay. Meron po akong katanungan din na natanggap po dito. Yung too much sugar, sabi po bawal sa oily and salt, pero tanong nila, paano po pag sobrang matamis naman? Ano po effect nun? Most of the time, kung normal po tayong tao, wala pong problema yung mataas na asukal. Pero they say that that's a new poison daw kasi yung asukal, no? So, nagiging inflammatory pag anything na sobra. Okay. Sobrang tulog, kulang ng tulog. You know, anything which is not balanced, pangit po. So, yung sobrang asukal hindi rin maganda. Mas lalo na po sa mga diabetic or pre-diabetic, no? Mm-hmm. Eh sa Pilipinas po, pataas po yung posibilidad na magkakaroon po tayo ng diabetes. So, we're one of the countries na fastest rising, no? Yung incidence of new onset diabetes. Kaya, ingat-ingat tayo lahat. Naku. So, again, the keyword there is balance. Mm-mm. Lahat ng sobra, hindi maganda. Lahat ng kulang, hindi rin maganda tulad po ng pagtulog. One last question lang, Doc, bago tayo mag-commercial break lang mabilis. Isa-shoutout ko na rin yung mga nasa live stream, sila
Luisa. Sila Orly, may mga tanong kayo, kakasa natin maya-maya po yan eh. No? Gusto ko lang pong malaman, ito pong pagtulog po natin, pag po na-regulate natin ito, malaking factor ba yan para kahit papano mabawasan ang risk mo dyan? Yes po. Six hours ba enough, Doc? Sorry to cut you. Is 6 hours enough? There are actually studies trying to look at if 6 hours is enough. No? Mm-hmm. So, ano pa yan? May debate pa yan kung 6 hours ba okay na or 8 hours. Oh, pareho tayo eh. Parang galit na. Parang mailap yung tulog. Ano? Kinakailang magtrabaho. Pero it is actually better that you get rested. No? So, okay. Kung ano ba yung number or proper time, mm-hmm. pa po klaro yon. Okay. What is clear is that you get enough rest, magkakaroon po ng less inflammation sa body mo. May mga hormones tayo katulad ng cortisol, yung mga stress hormones natin na bumababa kung nakakatulog tayo ng maayos. Okay. Tama yung sinabi mo kanina, nagtataka ka yung isang tao, no? Kulang ng tulog. Bakit tumataba? Shift workers natin, no? Tumataba. Bakit sila tumataba? Kasi kumakain po sila. To compensate for their lack of sleep. And yung pagkain po na kinakain nila, hindi talaga healthy, no? Oo. Sila, and that's part, and then kahit sabihin natin yung hindi na sila kumakain, mm-mm. baka tumataba pa rin sila. That is the stress response of the body. Oh, okay. Ang hirap, Doc. Ano ba yan? Kasi ako po eh, 8 years na nagtatrabaho sa night shift. So, ibig sabihin po nun, kapag po nag-news gathering ako, 12 midnight ang umpisa ng aking trabaho. So, may mga moments po talaga na pag di ako nakakabawi ng tulog, gusto ko talaga fast food. Gusto ko yung mabilisang kain na lang para mauna na ang tulog. Hindi pala maganda talaga iyon, mga kaserbisyo. Doc, Myla, na siya ka pa ba sa Zoom natin? Yes po. Opo, Doc, magbibigay daala ako sa ilang mga paalala po natin. At sa pagbabalik po natin, may mga questions po itong ating mga kaserbisyo sa live streaming. Atin po yung sasagutin. Pero mabilis na po ang Viber number po namin ha. Habulin nyo na habang nandito si Doc Myla. Ang dami niyang alam na pwede po natin mapakinabangan. Aming pong numero 0919-278-3000. Kasanyo na yung mga questions nyo. Sayang itong ating topic na pinag-uusapan po ngayon para sa ating lahat ito. So huwag po kayong bibitiwan. Yung mga questions yung babasahin ko po maya-maya. Magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Serbisyong pangkalusugan ang hatid ni Dra. Luisa sa Iwas Sakit, Iwas Gastos. Iwas Sakit, Iwas Gastos. Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos dito po sa Radyo sa Estrenta, Teleradyo Servisyo. Ako pa rin po inyong kasama po ngayon, Liza Aquino, pansamantalang humahalili sa ating resident Dr. Doc Luisa. Kasana po natin ang ating mga questions ngayon sa ating pong guest doctor na si Doc Myla Gloria. Supe, hi po Doc! Welcome back! Hi Doc! Ayan po, ito po kasalang natin mga questions po ng ating mga kaservisyo. Unahin po natin yung kay Larry Byrante. Pag may pag-aaral po ba gaano katagal bago magka-stroke o heart attack simula nang ma-detect ang high bad cholesterol sa isa pong pasyente? At ilang percent po ang pagbabara ng ugat bago maramdaman ang effect nito sa tao? Okay. Two different questions, no? Ang pagbabara ng ugat, it happens for a long, long time. You asked me earlier, no, kung kailan, kung may mga bata na nakita na namin nagsimula po yung pagbabara ng ugat. Okay. So, most of the time, mararamdaman po natin yan pag yung pagbara is about 85 to 100%. Doon po nagkakaroon po ng usually yung heart attack na tinatawag natin or stroke. Okay. Regarding po sa pagkakita ng mataas sa cholesterol, tulad ng sabi natin, no, yung cholesterol is just one of the risk factors. Although, isa siya sa mga pinaka-importante kasi siya po yung main laman, no, ng atheroma. Mm-mm. You will not feel that. So, may makikita ka mga pasyente na mababala yung cholesterol na pero ang taas-taas po ng risk ng pagbabara. Mm-mm. And meron po na parang normal lang, no? Or kaya po yung hindi lang po namin tinitingnan yung taas ng cholesterol. Yung tinitingnan namin dapat yung kabuuhan. Ano po ang posibilidad na yung pagtaas ng cholesterol mo ay makakadulot po ng heart attack or stroke. So, totality po 'yon. Hindi po pwedeng cholesterol lang titingnan namin. Kailangan po lahat. Lahat ng pong risk factors nyo should be taken into place. And because this is a
lifelong disease. Hindi mo masasabi na ay yung cholesterol niya tumaas lang to nung 20 years old siya. Hindi po ganun eh, no? Mm-mm. So ang makikita po natin is yung cholesterol pwede pong baby pa siya. Mm-mm. Mataas na. Mm-mm. Hindi lang po natin na monitor kasi hindi naman po usual na minomonitor yung cholesterol pag baby. Baba, wala ka rin kagawin eh. So lahat po ng pagmo-monitor natin with the thought na dapat meron tayong intervention na gagawin, no? Mm-hmm. So that's the reason why kung mas, for example, children, no? Mm-hmm. Yung bata. Mm-hmm. And wala naman pong ebidensya sa family history niya or sa pagsusuri na malaki yung posibilidad, no, na mag-heart attack yung batang to. Hindi po namin yun titingnan kasi ayun, wala naman pong gagawin eh. Mm-hmm. Pero pag yung isang pasyente, mm-hmm, naku, lahat ng tick boxes, no, mm-hmm, nandiyan, positive, mm-hmm, ay naku, tingnan namin cholesterol yun, kasi yung kaya naming gawa ng intervention. Alright. Okay? Naman po, blanket authority, blanket na advice. Payat ka, matanda ka, bata ka, may high blood ka, wala. Lahat, sinasabihan natin, mag-exercise, kumain ng tama. Mm-mm. So, lahat yon. So, hindi ko kinakailangan monitor yung cholesterol mo para magbigay ng advice na yon. Pero pag medyo nakikita namin, nako, delikado tong taong to. Feeling namin yung lifestyle niya hindi maganda. Ayun, doon natin sisimulan tingnan kung ano po yung pwede nating maitulong. No? Kinakailangan ba ng mas mataas pa na pag-intervene, no? Kailangan na ba dito ng gamot? May iba pa ba tayong pwedeng gawin para hindi po tayo mahulog sa sakit? All so, right, yung question about knowing kung kailan pagtaas, hindi po ganun yun eh. The fact na tinest ka, may suspicion. Ayun. No? May suspensa tayo na hindi ka ganun ka-healthy as you thought you are. Alright. Meron po tayo ngayong ilang pang mga questions with only a few minutes left, Doc. So, kahit okay po kayang mabilisan lang natin ito sagutin. Sige. Si Vina Hermohinyo, si Luisa Cabrillas, at saka si Norley, may katanungan about triglycerides. Ito po yung kanilang mga question. Ano po ang significance kapag normal naman po ang cholesterol level pero medyo mataas po ang triglyceride? Alarming po ba dapat iyon? Yes, because triglycerides is also very, very high among Filipinos, no? Mm-hmm. And pangit din po yun, so kailangan natin i-control. Yun nga lang po, yung ebidensya, yung direct link, no, to heart attack and stroke, mas malakas po sa LDL cholesterol compare sa triglycerides, po meron pa rin po. Okay. Kaya kinakailangan po yun control. Alright. Meron po tayo, actually, gusto ko tong question na ito. Mula ito kay Che. How true po na may negative effects din po ang pagtulog sa umaga? Meron ba? Kasi sabi nila, yung mga studies nagsasabi na yung pinakamaganda pong growth hormone occurs between 10 p.m. to 11 p.m. Oo. So, that's a reason po bakit gusto nila na yung mga bata tulog. Okay. Hindi madaling araw. Okay. Kaya pala ganito ang height natin. Matigas ang ulo ko nung bata ako. Hindi, joke lang. Meron po tayo katanungan dito naman kay DS ito, Doc. Please explain, ang hirap i-pronounce, so excuse me. Hypoxic encephalopathy secondary to anesthesia. Ano po iyon? Ibig sabihin po, yung pasyente, hindi nagkaroon po ng oxygen pupunta sa brain niya, kaya in light coma po siya or in coma shucks po siya. So, iba po to, wala pong kinalaman. So, there was not enough so pwede, opo. No. So, hindi po maganda yung oxygenation sa brain. Shucks. Naku po, sana DS sasama ko sa dasal. Probably may reason to it why you asked this question. Si Leilani Luce, sabi po niya, Doc, kapag po ba po bumaba na po ang cholesterol because of the medication, dapat na po bang itigil ang paggamot? Kasi po, hindi po yung cholesterol yung ginagamot natin. Okay. Yung ginagamot natin yung posibilidad na magbabara o magsa-stroke and heart attack ka. Yung pagbabara po, pag napababa namin yung cholesterol, yung natitigil natin yung pagdagdag. Oh, pero hindi okay po mawawala yun. It will remain there. So, we preserved it. Okay. Pag tinanggal mo yung gamot, tataas na naman yan. So, since wala ka nararamdaman, magugulat ka na lang. Bigla ka na lang na chugi, no? Dahil sa... Nakakaloka, oo. Tridor talaga ang sakit na ito, Doc. Okay. Noon ang take away ko sa programa natin sa episode today. Gano'n po kadelikado ang mataas na triglycerides? Katulad din po ng cholesterol, hindi rin po maganda yung mataas na triglycerides. In fact, yung pinaka-common niya na nangyayari yung pancreatitis, no? Pero, mm-hmm, nagko-cause rin siya ng inflammation. Mm-hmm.
may mga ibang ano tayo, specialist na nagsasabi kinakailangan po munang i-control ito, no? Pero mm-hmm. yung data, yung ebidensya actually for controlling cholesterol is higher, kaya pinaprioritize yung LDL lowering compare mo sa triglycerides, but it's also important. Okay. You need to bring it down. But the good thing about it is that may mga iba ding paraan kung bakit paano mabababa yung triglyceride. Kasi mas direct po yung triglyceride na elevation mm-hmm. sa pagkain natin. So pag inayos natin yung pagkain natin, mm-mm. mas madali. Pag na-control natin yung blood sugar natin, mm-mm. nako-control yung triglycerides. Okay. Meron po tayo dito, Doc. Okay ka, si Janix Joy Verona, ang katanungan niya, okay pa rin po ba kapag 3 hours ang tulog sa umaga tapos 3 hours sa gabi? Mid-shift po kasi ako. Oh, installment ang tulog. Keri ba ang installment na tulog, Doc? Ginagawa, ano pa yan ha, pinag-aaralan pa yan ha. Okay. Pero ang common na ano is, dapat maganda yung quality of sleep. Okay. So hindi po important kasi you need also time para magkaroon ka ng tinatawag lang REM sleep, yung rapid eye movement na sleep. Mm-hmm. So hindi po lahat ng tulog ay pareho ng quality. Alright. Dok, ang daming questions sa'yo dito pero unay natin ito mula ito kay Papa P. Pagpawisin po ba ay ligtas ka sa bad cholesterol? Hindi. Wala kinalaman yun. Baka may iba kang sakit. Kala ko parang natanggal lang yung ano. Okay. Ano, magpawisik ka, parang okay, ribom lang nalalabas ko ito. Hindi pala, okay. Kaya pa ba? Last 3 minutes pero mabilis lang po. Si Jerry Calo kasi may tanong, pag nagamot po ba ng panggabi at nainom mo yung Tamsor, Tampo, Sulocin 400mc at Atorvastatin 20, right med, ay nalimutan mong inumin, ano pong mangyayari? The good news about medicines natin ngayon, most of them are for 24 hours, no? Oh, okay. So pwede. Mm-mm. It's except that yung Tamsulosin po kasi that's for prostate, no? Okay. Nagkakos siya ng orthostatic hypotension. So pwedeng gusto mo, huwag biglang tatayo para hindi na siya masyadong magkakaroon ng effect. Yung okay. problema natin yung tayo nagtayo kaya panggabi siya. Oh, yung atorvastatin po niya, kahit kailan nyo po, habulin niya sa umaga, pwede po yun. Ang galing ni Doc! Naku Doc, ito pa nga, sabi niya, si Ampi naman ito, ano po bang pwedeng gamot kapag ang tao po ay nag-undergo ng angioplasty? Ay, marami! At inuubo siya sinisipon at may sinat, anong dapat gawin? Alamin mo muna kung bakit na ano siya, no, inuubo may sinat kasi mm-hmm. pwedeng viral infection, pwedeng bacterial infection, mm-hmm. pwedeng allergy lang, no? So alamin mo muna, kaya nga medyo mahirap magbigay ng payo over mm-hmm. for example, the phone hindi mo na examine kasi pwedeng mali ang hula mo. Mm-hmm. So yung gusto lalo na ngayon, may antibiotic resistance, no? Mm-hmm. Ayaw natin na magbigay lang ng kahit anong antibiotics kasi the next time hindi na siya gagana. Ang okay. taas po ng problema namin sa antibiotic resistance. So, okay. first things first, alamin mo ano ba ang rason kung bakit siya So, it's true for all people, not just for a person na nakaka-angiogram lang or angioplasty, no? Mm-mm. Lahat lang, yung ibig sabihin lang po nun eh, may sakit siya sa puso. So, marami siyang maintenance medications. Okay. Hindi po presyo na angiogram or na angioplasty ka, tapos na po lahat, ha? Mas importante po yung gamot para hindi po maulit, no? Yung need for angiogram and saka angioplasty. So, pero yung hinihingi niya is bakit siya may sipon, bakit siya may lagnat. Mm-mm. Ay, ibang usapan po yun, no? Alright. Alamin natin, mm-mm. kahit wala kang angiogram or angioplasty, kinakailangan malaman mo. At naulan din lately, talagang may ibang pwedeng i-factors dyan. Doc, pasensya na po kayo, napakabilis ng oras, isang oras na po lumipas dito sa ating programa. May mga nais po ba kayong batiin bago po tayo mag-close ng program po natin? Doc, go ahead. Wala. Sasabihin ko lang na good luck sa mga examinees namin. We're having the board of for yung mga echo technologists, echo sonographers wow. nyo, mm-hmm. echo cardiologists mo, nag-board exam sila ngayon. So, nagpa-proctor din kami, nagbabantay kami ngayon. So, good luck sa kanila. Dapat mapasa nila, no? Para sa ikagaganda ng ating industriya sa health. Opo, at saka maraming salamat. Sana dumami po yung katulad po ninyo na talaga nagbibigay ng gabay po sa aming lahat na medyo hindi maalam sa anong dapat gawin to live a healthier lifestyle. Doc Myla, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa programa. Okay, thank you very much.
Thank you po. Ayan po ang ating pong guest doctor for today. Pasensya na po sa lahat ng mga hindi po namin nasagot ng mga katanungan. Ipapasave ko po ang mga ito. Baka po sa susunod na linggo, sa Sabado po, pwede pang ikasa, ihabol po natin ito. So, yun na po. Naubos na po isang oras po natin. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay po dito sa Iwas Sakit, Iwas Gastos. Ako po si Liza Aquino. Susunod na po, Win Today! Kasama po ang nag-iisang tita, Winnie Cordero. Ingat po! Si Dr. Luisa, ang ating kaagapay sa kalusugan. Para po sa mas maraming tips, para po tayo po ay makaiwas sakit, iwas gastos. Mag-subscribe na po tayo sa ating teleradio servisyo YouTube channel.